Samating po ang biyaya, awa, habag, pagkapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abayawa. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa lahat po ng inaabot na pangaral ng punting channel na ito sa malimong panig ng buong mundo. At maging dito sa atin sa buong Pilipinas, muli nating pasalamatan si Abayawa sa buhay na ipinagkalog niya sa bawat kapatid sa kapulungan, maging sa lahat ng ating mga mahal sa buhay. Maraming maraming pong salamat, Abayawa. At ganun din po naman sa lahat po ng ating mga kapatid na naging kamanggagawa ni Abayawa sa pamagitan ng kanilang pagtulong pinansyal para may paabot doon sa ating mga kapatid sa kapulungan. Maraming pong salamat, Abayawa, sa buhay ng mga kapatid nito. Ngayon po ay September 20, 2023, ganap na pong alas 9:51 ng umaga dito sa atin sa Pilipinas. Magandang umaga po sa lahat po ng mga anong viewers. Ano? Magandang umaga, Brad Belcher Pasi, Sister Gina Macar. Magandang umaga, Sister Loren Paulan, Brad Jason Gonzales, Sister Gina Macar. Magandang umaga po. Brad Arthur Borromeo, magandang umaga. At sa lahat po ng ating mga kasama sa umaga pong ito, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa GC po natin, ayan, Sister Vivian Mana, Sister Chris de la Prosquin, Brad Belcher Pasis. Ayan po, magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikaapat na bahagi na ng ating pong ginawang pagtala ay hinggil po doon sa ETWC Part 4, mga aral ng Protestantism na salungat sa banal na kasulatan. At ang tatalakayin po natin ngayon ay hinggil po doon sa Pentecostalismo. Ang Pentecostalism ay isang kilusa na nagbibigay o nagbibigay ng special na diin sa direktang personal na karanasan ng Diyos sa pamagitan ng bautismo sa banal na espiritu. Aral po nila ito. Ang terminong Pentecostal ay nagmula sa Pentecost, doon daw ang wika kinuha doon sa salitang Pentecost. Ang Gregong pangalan para sa Jewish Feast of Weeks, para sa mga tinatawag na Kristiyano, ang kaganapang itiginugunita ang pagbaba ng banal na espiritu sa mga tagasunod ni Jesucristo, tulad ng nilarawan sa ikalawang kabanata ng aklat ng mga gawa. Siyempre, pupunahin muna natin yan. Una, hindi naman sila tinawag na mga Pentecostan. Yan ang mga alagad doon sa mga aklat ng gawa, wala akong tawag sa kanila ng Pentecost or Pentecostal. Ang sangay na ito ng Protestantismo, ibig sabihin, sangay lamang mo ito ng Protestantism, tism na atin pong pinag-aaralan, ay nakilala sa pamagitan ng paniniwala sa bautismo sa banal na espiritu bilang isang karanasang hiwalay sa pagbabagong loob na nagbibigay daan sa isang Kristiyano na mamuhay ng isang buhay na binibigyan kapangyarihan at puspos ng banal na espiritu. Kasama sa empowerment na ito ay ang paggamit ng mga espiritual na kaloob tulad ng pagsasalita ng mga wika, banal na pagpapagaling, nauso po ito eh. Dinatnan ko na po ito mga 1980s. Yang speaking in tongues, may mga nagpapatong ng mga pastor, mga mangangaral, di umano ay nakapagpapagaling. Dalawang iba pang pangkalahatang katangian ng Pentecostalismo dahil sa kanilang pangako sa otoridad ng Biblia, mga espiritual na kaloob at mga mahimalang mga Pentecostal ay may posibilidad na makita ang kanilang kilusan bilang sumasalamin sa parehong uri ng espiritual na kapangyarihan o mga turo ng tagpuan sa Apostolic Age ng unang simbahan o yung tawag nila o church. Dahil dito, ginagamit din ng ilang Pentecostal ang terminong apostolic o full gospel para ilarawan ang kanilang kilusan. Kaya ang dami nating nakita ng mga full gospel. Di umano, no? Ang Pentecostalism, kalaunan ay nagbunga ng daan-daang bagong denominasyon. Kabilang sa malaking grupo ng assemblies of God at ang Church of God in Christ, kapwa sa Estados Unidos at sa ibang lugar,
merong higit sa 279 milyong Pentecostal sa buong mundo. At ang kilusan ay lumalaki sa maraming bahagi ng mundo, lalo na sa pandaigdigang timog. Mula noong 1960s, ang Pentecostalism ay lalong tumanggap ng pagtanggap mula sa iba't ibang tradisyong Kristiyano at ang paniniwala ng Pentecostal tungkol sa pagbiminyag sa espiritu at mga espiritual na kaloob ay tinanggap ng mga Pentecostal na Kristiyano sa mga simbahang Protestante at Katoliko. Sa pamamagitan ng charismatic movement, magkasama ang Pentecostal at charismatic Christianity at may bilang na higit na 500 milyong mga tagasunod. Plymouth Brethren. Ang Plymouth Brethren ay isang konserbatibo, mababang simbahan, evangelical denomination na ang kasaysayan ni Maring Masubaybayan sa Dublin, Ireland. Sa huling bahagi ng 1820s ay nagsimula ang Anglicanism at iba pang paniniwala, binibigyan din ng grupo ang sula, eskriptura, karaniwang tinitingnan ng mga kapatid ang kanilang sarili, hindi bilang isang denominasyon, ngunit bilang isang network o kahit bilang isang koleksyon ng mga magkakapatong na network na magkakatulad ng pag-iisip na independent mga simbahan. Bagaman tumanggi ang grupo sa loob ng maraming taon na kunin ang anumang pangalan ng denominasyon sa sarili nito, isang paninindigan na pinanatili pa rin ng ilan sa kanila, ang titulong Brethren ay isa na marami sa kanilang bilang ay komportable na ang Biblia ay tinalaga ang lahat ng mananampalataya bilang mga kabatid. So nakuha naman nila yung Plymouth Brethren, yung sa salitang kapatid, no? Quakerism. Ang mga Quaker o kaibigan ay mga miyembro ng isang pamilya ng mga relihiyong kilusan na sama-sama kilala bilang Religious Society of Friends. Ang pangunang pinag-isang doktrina ng mga kilusan ito ay ang pagkasaserdote ng lahat ng mananampalataya. Maraming kaibigan ang tumingin sa kanilang sarili bilang mga miyembro ng isang Kristiyanong denominasyon. Kabilang dito ang mga evangelical, kabanalan, liberal at tradisyonal na konserbatibong pangunawa ng Quaker sa Kristyanismo. Hindi tulad ng maraming iba pang grupo na lumitaw sa loob ng Kristyanismo, ang Religious Society of Friends ay aktibong sinubukang iwasan ng mga credo at mga hierarchical na estruktura. Iba pang mga Protestante. Merong maraming iba pang denominasyong Protestante na hindi akma ng maayos. Sa mga nabanggit na sangay ay mas maliit sa mga miyembro ang ilang grupo ng mga individual na nagtataglay ng mga pangunahing paniniwala ng Protestante ay kinilala ang kanilang sarili bilang Christians o born again Christians. Ito napasok din ako dyan. Karaniwang inilayo nila ang mga sarili mula sa kumpisal o kredialismo ng ibang mga pamayanang Kristiyano sa pamagitan ng pagtawag sa kanilang sarili na denominational o yung non-denominational o ebanghelyo. Kadalasan ipinatag ng mga individual na pastor kakaunti ang kanilang kaugnayan sa mga makasaysayang denominasyon. Bagamat nabuo ang Unitarianism mula sa Protestant Reformation, ito ay hindi kasama sa Protestantismo dahil sa non-Trinitarian theological na kalikasan nito. Ang Unitarianismo ay naging banyag sa reliyon. Sa reliyon ng Transylvania sa loob ng Romania ngayon, England at Estados Unidos. Ito ay nagmula halos sabay-sabay sa Transylvania at sa Polish Lithuanian Commonwealth. Ang espiritual na Kristyanismo ay ang grupo ng mga kilusang Ruso, Dutch Hobos at iba pa na tinatawag na mga katutubong Protestante. Ang kanilang mga pinagmulan ay iba-iba. Ang ilan ay ang naimpluwensyahan ng mga kanlurang Protestante. Ang iba ay mula sa pagkasukulang sa pag-ugali ng mga opisyal na pari ng Ortodosko. Ang Messianic Judaism ay isang kilusan ng mga Hudyo at Bihudyo na lumitaw noong 1960s sa loob ng Evangelical Protestantism at inihigop ang mga elemento ng Messianic na tradisyon sa Judaismo.
mga kilusang interdenomination. Meron ding mga kilusang Kristiyano na tumatawid sa mga linya ng denominasyon at maging sa mga sangay at hindi maaaring mauri sa parehong antas ang naunang nabanggit na mga inyo. Ang Evangelicalism ay isang kilusang kilalang halimbawa. Ang ilan sa mga kilusang iyon ay eksklusibong aktibo sa loob ng Protestantismo. Ang ilan ay ang buong Kristiyano. Ang mga transdenominational na kilusan ay minsan ay may kakayahang makaapekto sa mga bahagi ng simbahang Katoliko. Tulad ng ginagawa nito sa charismatic movement na naglalayong isama ang mga paniniwala at gawi na katulad ng mga Pentecostal. Sa iba't ibang sangay ng Kristiyanismo, ang mga neo-charismatic na simbahan ay minsan ay itinuturing na isang subgroup ng charismatic movement, parehong nilalagay sa ilalim ng karaniwang tatak ng charismatic Christianity. Kinatawag ng mga renewalista, kasama ang mga Pentecostal, ang mga non-denominational na simbahan, at iba pang bahay na simbahan ay kadalasang nagpapatibay o katulad ng isa sa mga kilusan ito. Ang mga megachurch ay karaniwang na-impluensya ng mga interdenominational sa paggalaw sa buong mundo. Ang malalaking kongregasyon ito ay isang makabuluhang pag-unlad ng protestanting Kristyanismo sa Estados Unidos. Ang kawalagan ay higit na apat na beses na nakalipas ng dalawang dekada mula noon ay kumalat na ito sa buong mundo. Evangelicalism. Ang Evangelicalism o Evangelical Protestantism ay isang pandaigdigang trans-denominational na kilusan na nagpapanatili na ang esensya ng Ebanghelyo ay binubuo sa doktrina ng kaligtasan sa pamagitan ng biyaya, sa pamagitan ng pananampalataya sa pagbabayad sala ni Kristo. Ang mga Evangelical ay mga Kristiyano na naniniwala sa sentralidad ng pagbabagong loob o born again na karanasan. Sa pagtanggap ng kaligtasan, naniniwala sa awtoridad ng Biblia bilang pagpapahayag ng Diyos sa sangkatauhan at may matibay na pangako sa evangelism o pagbabahagi ng mensaheng Kristiyano. Nagkamit ito ng mahusay na momentum noong 18 at 19 na siglo sa paglitaw ng Methodism at ang Great Awakening sa Britain at North America. Ang mga pinagmulan ng Evangelicalism ay karaniwang natuntun pabalik sa English Methodist Movement, Nicolaus Senserdoff, Moravian Church, Lutheran, Pietism, Presbyterian, at Puritanism. Dami. Kabilang sa mga pinuno ng pangunahing tauhan ng kilusang Evangelical Protestant ay sina John Wesley, George Whitefield, Jonathan Edwards, Billy Graham, Harold John, Okena, John Stott, at Martin Lloyd-Jones. Merong tinatayang 285,480,000 Evangelical na katumbas ng 13% ng populasyon ng Kristiyano at 4% ng kabuang populasyon ng mundo. Ang Americas, Africa at Asia ay tahanan ng karamihan ng mga Evangelical. Ang Estados Unidos ang may pinakamaraming konsentrasyon ng mga Evangelical. Ang Evangelicalism ay naging popular sa loob at labas ng mundong nagsasalita ng Ingles, lalo na sa Latin America at sa pagpapaunlad ng mundo. Karismatikong kilusan. Ang kilusang karismatik ay ang pandaigdigang kalakala ng mga makasaysayang pangunahing kongregasyon na nagpapatibay ng mga paniniwala at gawain katulad ng mga Pentecostal. Pangunahing sa kilusan ay ang paggamit ng mga espiritual na kaloob sa mga Protestante nagsimula ang kilusan noong 1960. Sa Estados Unidos minsan ay binanggit ng Episcopalia na si Dennis Evanick bilang isa sa mga seminal na influensya ng charismatic movement. Sa United Kingdom, si Colin Urquhart, Michael Harper at David Watson at iba pa ay nasa taliba ng mga katulad ng pag-unlad ng Massive Conference sa New Zealand, 1964. Dinaluhan ng ilang Anglicans kabilang ang Reverend Ray Muller na nagpatuloy sa pag-imbita kay Bennett sa New Zealand noong 1966 at gumanap ng isang namumunang papel sa pagbuo at pagtataguyod ng Life and the Spirit Seminar.
kasama sa iba pang pinuno ng ilusang charismatic sa New Zealand, si Will Sabretsky. So, meron ng Life in the Spirit Seminar. Yan yung mga napakinggan na natin yan. Malaki ang ginawa ni Larry Christensen sa isang Lutheran theologian na nakabase sa San Pedro, California noong 1960s at 1970s upang bigyan kaulugan ng charismatic movement para sa mga Lutheran, isang napalaking tao ng konferensya. Hinggil sa bagay na iyon ang ginanap sa Minneapolis ang mga kongregasyong charismatic Lutheran sa Minnesota at naging lalo malaki at naimpluwensyahan lalo na ang Hosanna sa Lakeville at North Heights sa St. Paul. Ang susunod na henerasyon ng Lutheran Charismatic Cluster sa paligid ng Alliance of Renewal Churches, merong malaking karismatikong aktibidad sa mga kabataang leader ng Lutheran sa California na nakasentro sa isa taon ng pagtitipon sa Robin Wood Church sa Huntington Beach na antig ng espiritu ni Richard A. Jensena na inilathala noong 1974, gumanap ng isang malaking papel sa pag-unawa sa Lutheran sa kilosang charismatic. Sa mga simbahang congregational at Presbyterian na nagsasabing isang tradisyonal na Calvinist o Reformed Theology ay may magkakaibang pananaw tungkol sa kasalukuyang pagkakatuloy at pagpigil ng mga kaloob, karismata ng Espiritu. Sa pangkalahatan, gayon pa nga ng mga Reformed Charismatics ay lumayo sa kanilang mga sarili mula sa kilusan ng mga pagrinyo na may mga tendensya na maaaring makita bilang sobrang emosyonal tulad ng Word of Faith, Toronto Blessing, Brownsville Revival at Lake Land Revival. Ito ko yung mga, kung napansin nyo yung mga kamay nakataas, nangangatal, o sila ho yan. Yan katulad niyang Word of Faith, inabutang po na ho yan, mga 1980s din ho yan, dito sa atin sa Pilipinas. Ang mga kilalang Reformed Charismatic, denomination na yung Sovereign Grace Churches at ang bawat nation churches sa US, sa Great Britain, merong New Frontiers na mga simbahan at kilusan ng nangunang figura ay si Terry Virgo. At isang minorya ng Seventh-day Adventist, ngayon ay charismatic, may ipit silang naugnay sa mga may hawak na may mas progresibong paniniwala ng Adventist sa mga unang dekada ng simbahan at ang charismatic o ecstatic phenomena ay karaniwan. Neo-charismatic na mga simbahan. Ang mga neo-charismatic na simbahan ay isang kategorya ng mga simbahan sa kilusang Christian Renewal, kabilang ang mga neo-charismatics ang third wave. Ngunit mas malawak at mas marami na ngayon kaysa sa pinagsamasamang mga Pentecostal at charismatic dahil sa kapansin-pansing paglaki ng post-denominational at independenteng mga charismatic na grupo. Ang mga neo-charismatic ay naniniwala at binibigyan din ang pagkakataon ng post-biblical na mga kaloob ng banal na espiritu, kabilang ang glosolalia, pagpapagaling at propesiya. Nagsasanay sila ng pagpapatong mga kamay at hinahanap ang pagpupuno ng banal na espiritu. Gayunpaman, ang isang tiyak na karanasan ng bautismo sa banal na espiritu ay maring hindi kinakailangan para maranasan ang gayong mga kaloob. Walang iisang anyo, istruktura ng pamahalaan o estilo ng paglilingkod sa simbahan ang nagpakilala sa lahat ng neo-charismatic na serbisyo at simbahan. Mga 19,000 denominasyon na may humigit kumulang 295,000,000 individual na mga adherent ay kinikilala bilang neo-charismatic. Talagang milyon-milyon ho ang bilang. Ano pa ba yung mga sangay ng mga Protestante? Arminianism. Ang Arminianism ay batay sa mga teologikong ideya ng Dutch Reformed theologian na si Jacobus Arminius, 1560-1609. At ang kanyang mga makasaysayang taga-suporta na kilala bilang Remonstrants, ang kanyang mga turo ay pinangahawakan. Tingnan nyo, ang kanyang mga turo ay pinangahawakan sa limang sola ng Reformasyon. Ngunit naiba ang mga ito sa mga partikular na turo ni na Martin Luther,
Ulrich Zwingli, John Calvin at iba pang Protestant reformers. Si Jacobus Arminio sa isang estudyante ni Theodore Beza sa Theological University of Geneva. Ang Arminianism ay kilala sa ilan bilang isang soteriological diversification ng Calvinism. Gayunpaman, sa iba ang Arminianism ay isang pagbawi ng sinaunang teolohikong pinagkasunduan ng simbahan. Ang Dutch Arminianism ay orihinal na pinayag sa Raymond's Trans 1610, isang teolohikong payag na nilagdaan ng 45 minuto at isinumiti sa States General ng Netherlands. Marami mga denominasyong Kristiyano ang na-influensya ng mga pananaw ng Arminian sa kalooban ng tao na mapalaya ng biyaya bagong magpagbabagong buhay, lalo na mga Baptist noong ika-16 na siglo, ang mga Methodist noong ika-18 siglo at ang Seventh-day Adventist Church noong ika-19 na siglo. Ang orihinal na paniniwala ni Jacobus Arminius mismo ay karaniwang tinutukoy bilang Arminianism. Ngunit mas malawak maaaring yakapin ang termino ang mga turo ni Hugo Grotius, John Wesley at iba pa. Ang Classical Arminianism at Wesleyan Arminianism ay dalawang pangunahing paaralan ng pag-iisip. Ang Wesleyan Arminianism ay madalas nakapareho ng Methodism. Ang dalawang sistema ng Calvinism at Arminianism ay nagbabahagi ng parehong kasaysayan at maraming doktrina. At ang kasaysayan ng Christian theology, gayunpaman dahil sa kanilang mga pagkakaiba sa mga doktrina ng banal na pagtatalaga at halalan. Tinitingnan ng maraming tao ang parehong ito sa pag-iisa bilang kabaligtaran sa bawat isa. Sa madaling salita, ang pagkakaiba ay makikita sa huli kung pinahintulutan ng Diyos ang kanyang pagnanais na iligtas ang lahat na labanan ng kalooban ng isang individual sa doktrinang Arminian, o kung ang biyaya ng Diyos ay hindi mapaglabanan, labanan at limitado sa ilan lamang sa Calvinism. Iginigit ng ilang Calvinist na ang pananaw ng Arminian ay nagpapakita ng isang synergistic na sistema ng kaligtasan. Sa makatibay ay hindi tamang sa pamamagitan ng biyaya habang ang Arminian ay matatag na tinatanggihan ang konklusyong ito. Itinuturing na marami ng mga pagkakaiba ng theological ay may mahalagang pagkakilala sa doktrina habang ang iba'y nakikita amang ito ay medyo maliit. Marahil, marami ho tayong napakinggan na mga bago dun sa ating mga pandinig. Pangalan, ang napansin lamang po natin dito, galing sa Katolisismo, nagprotesta at naging Protestantism. Doon sa Protestantism, doon na nagsangasangay lahat. Nag-interdenomination na, nagkaroon na yan ng mga Adventista, yan katulad niyang Arminianism, Calvinism, ang daming mga iba't ibang pangalan na hago doon sa mga, sabihin na natin, mga founder. No? Bakit ganun dumami? At iba-iba yung kanilang pananaw. Bakit ito ganun dumami? Simple lang po ang sagot ng kasulatan, sapagkat siyempre lahat po ng tao may kanya-kanyang opinion eh. Kanya-kanyang salubin, kanya-kanyang imbento. Yeah. So, kalauna, nakita natin na lahat ng mga reliyon gaya-gaya lang. Wala silang ibang pagkikilanlan na talagang galing mismo sa kasulatan. Kaya nga akong sinasabi nga natin, malimit na hinahango lamang nila ang iilan doon sa banal na kasulatan at pagkatapos ay bibigyan nila ng sarili nilang paliwanag, sarili nilang opinion. Kaya dumami ang reliyon. Ano? Pero niya, magmula dun sa unang siglo, iilan lang. Tapos dumaan itong 2,000 taong mahigit. Dumami na. Naglitawan na yung Muslim. O ito, yung mga sangay ng Protestantism. So, ang dami. Kaya nga ho,
makikita natin doon sa ating napapakinggan at doon sa aking binabasa na iba-iba. Iba-iba yung pananaw, iba-iba yung opinion. Hindi sila nagkakaisa. Nakita natin na dala-dala ngayon noong bawat kanilang founder, yung pangalan ng kanilang samahan. Doon nakita natin na talagang pagdating mo doon sa kanilang kasulatan, tama yung pahayag ni Yahweh siya nung siya nasa nakikitulad na talagang marami ang darating ng mga bulaang propeta. At marami yung talagang iliigaw. So, nagkaroon ng katotohanan mula lahat yan. Hanggang sa panahon natin na inaabot na tayo. Ang dami ko rin ng dinatnam yung katulad niyan, yung Light in the Spirit, Light in the Spirit Seminar. Meron ng mga pumunta dito na galing sa ibang bansa. Mag-perform dyan sa halimbawa sa may Ross Bolivar dyan. May bayad doon yun, $100. Ang isang tao, napakarami noon. Noong panahon yun, bata-bata pa ako. Oo, nakasama ako dyan sa ganyan, yung mga Life in the Spirit Seminar na yan. Na, siyempre, ngayon ko lang naman na-realize na lahat po ng yan ay puro doktrina ng tao. Meron doon tinatawag na yan, yung speaking in tongues. Marami ho nung panahon na yun na pagka nagsalita na yung pastor, para bang nangingilabot yung balahibo mo or tumitindig yung balahibo mo. So ngayon ko lang nawawaan kung bakit tumitindig yung balahibo. Pag nagsasalita, ang sinasabi nila noon ay puspos ka ng espiritu. Hindi yun. Puspos ka ng kasinungalingan. Puspos ka ng nasa laman. Kasi alam niyo bakit? Puro kasinungalingan ho eh. Lahat, biyari niyo, magbabayad ka ng 100 piso. Pagkatapos meron pa ho yung, yung mga sobre, meron pa ho yung mga lumilibot na na yung uhulugan mo. Di ba? So, siyempre, makikita natin yan na lalo na sa panahon natin ngayon na pinagkalooban tayo ni Aba Yahweh ng pagkaunawa. So, uti-uti nakita ko yun, yung bagay na yan. Siyempre, may pagpapaunawa. Kaya nga ako nung panahon na yun, mga 1980s din ko yung nangyari na yan. Yung inalis ako ng isang mangangaral or pastor dahil kinontra ko yung kanilang aral hinggil dyan sa ikapo. Sa madalit sabi, ipinakita lamang ni Aba Yahweh sa atin, kagaya ng ating ginawang pag-aaral kung sa saliksik, na lahat nitong inyong napakinggan at binasa ko naman, lato ng ito mga relihiyong pangtao, wala ni isa man sa kanila na nakatugon sa mismong banal na kasulatan. Wala ho. Kahit isa. Puro kapaimbabawan, puro kasinungalingan. Pero mo, kinakailangan magpatayo ka ng simbahan. Nakapagtataka yung isa na isang mangaral galing doon sa isang church. Pag meron siyang nakita na hindi para sa kanya hindi tama, aalis. Magtatayo siya ng panibago. Doon sa pinagtayuan niya, meron doon uhusbong, ganun din ang gagawin. Kaya nagkaroon ngayon ng kawing-kawing, iba-iba. Siyempre, pag alis mo doon sa isang church, mag-iiba kayo ngayon ng pangalan. Hindi na yung pangalan na daladala mo. O daladala mo dati, mag-iiba ka. Ipatatala mo yun sa Securities Exchange Commission at presto, makakapangaral ka na.
Ngayon, gagawin mo na lahat ng ginagawa nila, lalo pagdating doon sa pananalapi. kung ano yung itinuturo mo doon sa inalisa mo, gagawin mo rin. So, ano nangyari? Nangyari yan dahil sa pag-ibig sa salapi. Hindi katulad sa kapulungan na magmula ho doon sa panahon ng unang siglo hanggang sa panahon natin ngayon, may isang aral na daladala. Isa lang. Walang, kung ano yung sinasabi ng kasulatan, yun lamang tayo. Hindi tayo humingi ng ikasampung bahaging pera. Hindi tayo humingi o nangaral ng sinasabing tao ng handog na haing pasalamat. Hindi tayo humingi na tuwing may pagkakatipon, kinakailangan magbigay ka, mag-abuloy ka. Hindi tayo humingi ng tinatawag na lagak nila, kalhati ang taon. Hindi tayo humingi ng mga bagay na yan. Wala tayong humingi na katulad ng ginagawa ng mga reliyon pagdating sa pananalapi o pera. Kaya makikita natin yung pagkakaiba. Una, wala ho tayong mga ipinatayong simbahan. Sila meron. Lato yan. Lato nung aking mga binasa at napakinggan ninyo. Ang Seventh-day Adventist, Methodist, yung mga Arminianism, Calvinist, Wesleyan. Lato sila may talagang simbahan na pagkaaraw ng Linggo, kasi yan ang naanon eh. Sisimba. Ayan. Kasi sa lahat ng aking mga binasa, makikita nyo pare-parehas. May pattern sila. Pagdating doon sa aral, nagkakaiba-iba lang sila pagdating doon sa ibang mga maliliit na bagay. Pero pare din. Limbawa, katulad ng bautismo, ang dami nagbabautismo. Halos lahat yan, mga nagbabautismo yan. Miski nga ho yung ADD, INC, di ko ba? Kanya-kanyang bautismo. So, ibig sabihin, pare-parehas lang. May pattern sila pagdating na sa gano'n. Kaya lang, sa kasulatan, wala eh. Wala tayo na nakita na ginawa nila base dun sa kasulatan. Kasi wala naman eh. Meron bang nagpatayo noong unang siglo noong mga simbahan? At ganun ba? Kasi sa kanila ho, sa mga Hudyo noong una, pagka meron ng isang tabernakulo, dun lang sila. Dun lang sila mag-iipon-ipon. Dito ang nangyari, iba. Para lamang yung mga tao talagang mahakot. Halimbawa, merong lokal na tinatawag sila eh. Merong central, may lokal. Ano ba yung central? Doon yung pinakasentro ng kanilang simbahan. So, yung mga lokal sa bawat bayan-bayan, may baryo. So, yun yung lokal na tinatawag. Sa kasulatan, iba. Isa lang. Yung nasa Jerusalem lamang. Yun sa mga Hudyo, ano? Sa makikita mo na kaagad ang pagkakaiba. At gaya nga nung sinasabi ng kasulatan, doon sa mga tinawag, doon sa mga banal, siya yung mananahan. Si Abayawa. Samantalang sa mga reliyon, kinakailangan, meron silang pagtitipunan, para ano? Panahanan ni Abayawa. Hindi nga siya tumitira dyan eh. Hindi siya titira dyan. Kaya dito napakalaki yung sinasabi kasi nung alingan at panluloko at pandaraya sa mga tao. So bakit naandyan ka? Bakit naandyan yung mga membro ng anumang reliyon? Bakit kayo membro ng Muslim? Bakit kayo naandyan sa inyong moske? Kung yung palang si Abayawa ay hindi naman pala tumitira dyan. Sino pinupuntahan ninyo? Di ba, bakit ka pupunta dyan? Wala naman pala si Abayawa. Kasi hindi naman siya tumataan sa templong ginawa ng kamay ng pa. Bakit naandyan kayo? Anong dahilan? Para saan? Di ba? So, lumabas yan ngayon. Lumalabas ngayon na ang motivo talaga para
kaya sila ay nagpatayo ay dahil lamang sa pera. Para malikom nila. Tinanin nyo ah, ang sabi dito sa Gawa 7:47, dapat iginawa siya ni Solomon ng isang bahay. Bagamat ang kataas-taas ay hindi tumatahan sa mga bahay na gawa ng mga kamay, gaya ng sinasabi ng propeta. Hindi. Ano sabi ni doon sa unang hari, 8:27? Ngunit katotohanan bang tatahan ng Diyos sa lupa? Narito sa langit at sa langit na mga langit ay hindi ka magkasya gaano pa sa bahay na ito na aking itinayo. Di ba? Ano sabi doon sa Gawa 17:24? Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto, siya, palibasay Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Di ba? Isaiah 66:1, ganito ang sabi ng Panginoon, ang langit ay aking luklukan at ang lupa ay aking tuntungan. Anong anyo ng bahay o anong anyong bahay ang inyong itatayo sa akin? At anong dako ang magiging aking pahingahan? Nabasa ba nila yan? Opo. Walang hindi nakabasa niyan. Yung aking mga binasa, ang talata, walang hindi nakabasa ang reliyon niyan. Pero bakit sila nagpatayo pa? Anong dahilan? Dahil sa panluloko doon sa kanilang mga miyembro. Para saan? Para likumin ang pera nila. Gumawa sila ng mga doktrina na wala naman pala talaga sa kasulatan. Yung pagpapatayo, wala sa kasulatan yan. Yung paghingi nila, nung tinatawag nilang pasalamatan, tao ng handog, or mga handugan, wala naman pala sa kasulatan mo yan. Ikapumpera, wala ko talaga eh. At ang inutusan ng ikasampung bahagi, walang iba kundi ng Israel. Hindi yan iniuto sa mga hintil na katulad natin. Di ba? So bakit? Ba't ka nagbibigay na ikasampung bahagi? Aral nila yan, hindi yan aral ng kasulatan. Kaya nga, siyempre, purihin natin siya, bayawa dahil dun sa paglalantad na ito na nakita natin. Pero mo, ang dami pala niya, no? Na mga religion, may interdenomination pa, di ba? Bukod dun sa katolisismo na pinanggalingan, halos ng lahat. Halos lahat galing sa Catholic na nagkaroon ng ala ng sanga-sanga. Kaya nga, may iba-ibang tawag ngayon. At ang naging katawagan man, kung sino yung founder, ay di. Di ba? Katulad halimbawa, ang founder na Iglesia ni Cristo, si Felix Manalo. Kaya sinasabi nila, Iglesia ni Cristo ni Manalo. Iglesia ng Diyos ni Soriano. Eh kasi sila yung founder eh. Hindi mo naman po pwedeng sabihin na Iglesia ng Diyos na ang founder si Oyawa. Hindi, magiging sinungaling ka niyan. Hindi na kailanman itinayo ni Abayahawa yung Iglesia ng Diyos. At maging yan sinasabi nilang Iglesia ni Kristo, hindi itinayo yan ni Abayahawa. Ang itinayo nila o ni Abayahawa niya ay yung mga tao. Miskin ang saluman tipan pa. Kaya na ang tawag doon ay assembly, kongregasyon, sangbahayan. Wala ang church, ha? Mapapansin nyo, walang word na church sa lumang tipan. Wala akong mababasa. Alam ba nila yon na walang church sa lumang tipan? Baka mamaya ang kunin nila yung sinasabing iglesia sa ilang. Hindi ho iglesia yun. Kahal yun, kahal. Sa Hebrew. Ano ibig sabihin ng kahal? Assembly. Assembly in the wilderness. So, kita-kita natin. Yan ang sinasabi niya. Pagka ikaw ay merong espiritu, kita mo yan.
Yan ay pinagkakalong talaga ni Bayaba doon sa kanyang mga tinawag. So yun po ah. O meron pa itong panglima. Kasi meron pa ho yan na pietismo. Ano yung pietismo? Ay isang maimpluensyang kinusan sa loob ng Lutheranismo na pinagsama-sama ang mga prinsipyo ng Lutheran noong 17th century. Parang halu-halo lang. Kaya na sinasabi niya, mga dampot-dampot, dampot doon sa aral ng Methodist, aral ng Baptist, aral ng Calvinist, Armenian. So, halu-halo lang. Oh, meron pa ho yung ating ikalimang bahagi. Ano? Kung lolobin na ba yan, ako bukas. Ayan. So, muli, magandang umaga po sa lahat ng aking mga kapatiran sa iba't ibang dako ng buong mundo. Ano? Magandang umaga, Sister Chris de la Cruz Kim, Bradwell Fred Bebes, Sister Shirley Bandojo Abrera, Sister Vivian Manga, Brad Samrotoni, Sister Maria Victoria, Sister Lolita Porciga, Rosly Bandojo, Brad Emiliano Umani, Lolita Porciga, Sister Lori Calderon, Brad Edmondo Mali, Joel Suela, Brad Nelo Mali, Edmondo Mali, isa lang bro, ang layo na yung mga reliyon, negosyo, kumita ng salapi, nakita nila ang madaling pagkakitaan. Melchior Paz, is tama po Brad, malapit din po kami sa basketball court. May mga prayers meeting ng El Shaddai, may benta po CD, mga book na binibenta po nila, may panyo pa po sila. Ayan talaga eh. Sister Lolita Corsiga, napakaliwanag po ng panala ko sa lupa. Puro invento. Salamat po. Meron tayong 13 viewers, 33 yung komento, 14 ang reaction, 14 yung shares. Brother Tom Borneo, sabi po ng mga apostol, kahit anghel galing sa langit, pangaral ng iba sa kanya, pinangaral, matakwil. Ang ikapuho ay hindi ipinangaral ng mga apostol. Wala tayong mababasa niyan. Kaya nga, sabi mga sa inyo, nadimanda kami kung mag-ama dyan. Dahil dyan sa ikapu. Nadimanda, idinimanda kami noong founder at saka noong pastor na nangunguna. Kasi sinasabi nga nila, paano tayo baka pangangaral yan kung walang ikapu, saan tayo kukuha? You know, ang naging usapan namin, sabi ko, kung talagang tayo ay sa Diyos, hindi ko pa kilala si Abayawa ng mga panahon na yan. Yeso Kristo pa. Kung talagang tayo ay sa Diyos, siya ho yung gagawa ho eh, para sa atin. Hindi na para dayain yung mga tinatawag nating kapatid. Pero mo, idinimanda kami. Kami mag-ama, buhay pa yung tatay ko mo. Alam yan ang aking mga kapatid. Pero mo, nagkaroon ng kaso yun ha, kaso. May case number yun. Ay palibasa ho, yung founder kasi, pinsan niya taho nung mayor nung panahon na yun dito sa amin. Kaya medyo malakas. Hindi ko naman kinakulong. At ang sinasabi nga ho, humingi raw ako ng tawad doon sa founder at saka doon sa pastor. Hindi naman ako humingi. Hindi naman ako humingi. Ba't naman ako hihingi ng tawad? Mali sila pagkatapos ako pa hihingi ng tawad. Diyo ba? Mali, may mali eh. Kaya nung una pa, talagang may pagtawag na rin, no? Pero mo, salungatin mo yun. Nung panahon na huyo yun, talagang nagpupunta ako dyan sa Batangas, nagpupunta ako sa Guadalupe, mga panahon na yan, ang pinatanggap ko, pamasahe. Pamasahe lang. Pumamasahe lang ako, kung tawagin noon allowance, saktong-sakto yun.
Kaya nga yung magulang ko nung panahon na yun, talagang kahit pa paano, binibigyan-bigyan ako. Pero mo, allowance, pupunta ka ng Batangas, pupunta ako ng Santa Rosa, pupunta ako ng Guadalupe. At hindi, sa pulpa nung pangaral ko, ganun na. Hindi ko pa ako kilala si Abayao. Kaya ito ay aking ipinagpapatotoo sa inyo kasi kaya noong ipaalam ni Abayao sa akin na talagang walang reliyon ang maliligtas. Tama. Tama yun. Meron nyo, bukod dun sa ikapo, meron pa yung abuluyan tuwing may pagkakatipon, tuwing linggo yun. Parang hindi ko talaga maatim na mangaral. Ako mismo nangangaral ha, noong mga panahon na yun. Dahil parang hindi gusto ng mga na yung salita, medyo backwit kasi yun eh. Yung punong tagapangaral. Yun na, kalaunan, nabibanda kami. Pero talagang napakabuti niya Bayawa. Na, kumbaga, hindi nagkaroon ng ano, ni yung damage. Kasi, ano yan eh, pang religion eh. Kaya sabi mo, may kaso yan, kinasuhan nga kami. Oo. Sa malalit sa amin lamang, yan talagang ikasampung bagay, hindi na dapat. Talagang niloloko mo na lamang yung mga tinatawag mo mga kapatid para doon sa pansarili mo. Kaya ho yung mga nangangaral ng ikasampung bagay, kung sino man yung nakikinig sa akin, mga mangaral, pastor, sala ho yan. Isang malaking kasinungalingan at pandaraya yan doon sa mga tinatawag ninyong kapatid. Biro mo, ano yan eh? Robbery with consent. Biro mo, ninanakawan sila na with consent. Or alam mo, sala. May mali. Kaya hindi naman katakataka na talagang nagsiyaman niya mga yan. Sa kapulungan, wala akong ganun. Wala akong nagsiyaman. Brad mo dumali. Bro, patuloy pa sila ngayon, nagpapagawa pa rin ang simbahan. Tuloy-tuloy lang yan. Hindi naman talaga maratapos yan. Habang ang mga tao, o habang yung mga sinasabi mga reliyon, tuloy-tuloy lang yung pagpapagawa nila. Kaya, yung mga ganitong aral, ini-ignore lang nila yan. Kaya nandun yung pagbabawal nila. Eh, makikita mo yung views natin, napakaliit lang. Kung ikukumpara mo dun sa kanilang views. Napakaliit. Maliit na porsyento lang yung views natin. Kasi hindi naman talaga matatanggap ng mga nasa laman yung ating ipinangaral na galing sa dalang kasulatan. Kita nyo ha, simple yung sinasabi ng kasulatan pero ayaw. Ayaw na maraming tao. Ayaw ng mga nasa laman. Samantalang hindi na nga pinahirapan. Wala nang pagpapahirap. Mas gusto nila na niloloko sila, pinahihirapan sila. Mas gusto ko nila yung ganun. Kaya nga doon sa mga kapatid na ulolobe na merong magiging mangaral dito sa kapulungan, talagang sakripisyo. Hindi mo ipara ikayaman na ikaw ay naging mangaral. Hindi mo para ikayaman. Walang dahilan, walang pagkukunan. Kung pera, na kaya ka nangangaral dahil gusto mong yumaman at magkapera, huwag ka na lamang mangaral, magtrabaho ka na lang. Doon sa mga kapatid, kung pera, habol mo ha, kung pera, huwag ka na mangaral. Maghanap buhay ka na lamang, dyan meron ka. May posibilidad na yumaman ka kung maghahanap buhay. Pero kung sa ganitong pangaral, wala. Ang tagal ko na ako nangangaral eh. Ilang dekada na ako. Pero
yung salitang yaman, wala. Kasi ngayon, ang dami nagsulputan, babago-bago pa lang. Talagang may simbahan na. Nakapagpagawa pa ng ganito, nakabili pa ng ganito. Kaya anin mo naman yung kayamanan mo yan. Wala ka ng kaligtasan, wala rin sa isa, iiwanan mo rin naman. Kaya yan o kasing mga yaman, kaya yung sinasabi nga niya na mas magaan pa sa isang kamelyo ang pumasok sa butas ng karayom kaysa isang mayaman. Nababasa nila yan pero hindi nila naunawa. Pero gano'n ka imposible yung isang kamelyo papasok dun sa butas ng karayom. Talagang imposible yun. Pero maaaring sa tao, imposible, pero kay Abayawa, posible. Sino ang gagawa nun? Ay si Abayawa. Meron bang makaliligtas sa kasalanan na mga mayaman? Meron. Si Jose de Arimatea, yung nagpahiram ng libingan kay Yahawa siya. Di ba? Nasa kapulungan yun. Pero mo, buhay pa siya, may sariling libingan. O hindi talagang may yaman. Kasi sa isang tao na wala, matuunahin mo pa yung libingan. Di ba? Siyempre, masuunahin mo yung ikabubuhay mo, yung pagkain mo, yung pang-araw-araw. Kaysa dun sa libingan, may sarili kang libingan. O sa kayo nakakita nyo. Ibig sabihin, talagang may yaman. Yun lamang po, ano, at gabi ni Abayawa bukas, ituloy po natin yung ikalima. Ayan. Ano daw ito? Arturo Borromeo, pwersahan po ang pahingi sila, pero sila po ang hindi naglal, ano yan? Hindi naman, pwersahan po yung pahingi. Naglala, hindi ko maano yung parang ni Brad Arthur. Tama po Brad, nagsasabi mali daw aral ni Abayawa. Okay, sa kanila ho, mali. Arthur Borromeo, ginaya na po ng opinion ang istruktura ng templo ng Israel, nagpagawa na po sila. Oo, nung pa naman yan, hindi pa namamatay si Operian eh. Dito sa may Santa Rosa, meron talaga silang templo. Hanggang kinamatayan na nga. Ayan, maraming salamat dun sa ating mga anong viewers. So, alaming isa yung ating viewers. Ayan. Si Sir Lolita Corsiga, Joel Suela, ito po yung mga nag-share, no? Rosely Bandojo, Maria Victoria, Wilfredo Bendez, Brad Emiliano Mali, Sister Chris de la Cruz-Kim, Brad Melchor Pasis, Arthur Borromeo, Loren Paulo Hernandez, Brad Jason Gonzalez, Sister Gina Macal. O, maraming salamat po sa bawat kapatid. Ano? Loobin po ni Abayawa, ituloy po natin bukas. Ano? Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pangalan ni Abayawa, sumakanya nawa ang kalwalatian, ang karangalan, ang paghahari at ang kapangyarihan sa kaunawalang panahon at ngayon at magpakailanman. Siya nawa. Uli po, maraming pong salamat. Patuloy po tayong ingatan, gabayan, pagpalain ni Abayawa sa bawat segundo, minuto, oras na ating pong ilalagi sa mundong ito. Maraming pong salamat. Isang maganda pong umaga sa ating lahat.